Kumusta mga brad? Last quarter ng 2020 ay inilabas ang motor na ito sa bansang Thailand na kung saan naman talaga siya nag-originate. At masasabi nating talagang naging successful. Sapagkat kaka-launch pa nga lang sa motor na ito ay nagkaroon na agad ito ng 10,000 reserve units. Wow! Oh ha? Panis! At ang motor nga po na tinutukoy ko ay ang GPX Drone 150. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang GPX Motorcycle po ay isang brand na nanggaling po sa bansang Thailand. Sila po ay gumagawa ng mga motorcycle frames, motorcycle fairings, suspension, etc. At sila na rin po ang nag-assemble ng kanilang mga motorsiklo. So baka nagtataka ka kung bakit hindi ko nabanggit yung makina. Yes po, sapagkat yung makina nila ay hindi po nanggaling sa Thailand. Dahil ito po ay nanggaling sa bansang China. Yes po, yung mga makina sa motor nila ay nanggaling din sa China. At bago ka mag-react ng hindi maganda, oh, shot ka muna. Ay, wala ka palang ambag, wag na. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, eh wag ka na mag-subscribe. So yun na nga, katulad nga ng nabanggit ko kanina, ang mga makina po ng GPX Motorcycle ay nanggaling din po sa bansang China. At alam ko marami sa inyo, ganito ang nasa isip. Ay sus, akala ko matibay yung GPX Motorcycle, bulok din pala. O diba? Ganun na ganun po mag-isip ang karamihan sa atin. Pero ganito kasi yan mga brad. Hindi lang po ang GPX Motorcycle ang kumukuha ng makina sa bansang China. Maging yung mga sikat or pinakasikat na brand ay kumukuha din ng makina sa China. Ha? Pero syempre hindi nyo yun alam. Busy kasi kayo kakapanood ng Bold. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang China po ang isa sa pinakamalaking supplier na makina sa buong mundo. Hindi naman po porque China, low quality na. Meron pong mga standard pagdating dyan. May tinatawag pong class A, class B, class C, class D. Syempre yung class A po yung pinakamatibay. Class B naman yung medyo matibay. Class C, hindi masyadong matibay pero okay na. Yung class D naman, ah okay tapon mo na yan. So ganun po yun. At kung magtatanong ka naman, sa dinami-dami ng bansa, bakit sa China pa sila kumukuha? Ang sagot po doon, wala kang pake. Hindi, joke lang. Ang sagot po doon kaya sa China sila kumukuha, kasi mura. Yes po, mura po talaga. Kaya para doon sa mga taong panay lahit, aba, magtigil-tigil ka na. Baka yung motor mong branded, China din pala ang makina. Pero class A. So mabalik nga po tayo sa GPX Drone 150. So isa nga po ang motor na ito sa nagpalaki ng pangalan ng GPX Motorcycle. Sapagkat nung lumabas nga po ito, maraming mga bansa ang nag-interest na dalhin din ito sa kanila. Dahil nabighani talaga sila sa itsura ng GPX Drone 150. At alam nyo rin ba na ito ang kauna-una ang scooter na ginawa ng GPX Motorcycle na talagang naging successful sa tulong ni SYM? Gulat ka no? Yes po, nabuo nga po ang motor na ito sa collaboration ni SYM at ni GPX. Yung body kay GPX at yung makina naman kay SYM. Kaya para doon sa mga taong allergic sa made in China, ito na yung motor para sa inyo. At ayon nga din po sa kanilang statement, ang motor na ito ay kinoconsidered nila as a premium scooter. Wow! O diba? Napakaangas. At syempre ang motor na ito din daw, ang sagot ni SYM at ni GPX sa PCX ng Honda at sa Aerox at NMAX ng Yamaha. Pero kasi, nung inilabas nila si GPX Drone 150 last quarter ng 2020, ay upgraded na sina NMAX at Aerox at maging si PCX na parehas na nga pong naka 4 valves. Samantalang si GPX Drone ay 2 valves pa lamang. At para nga makasabay sa kompetisyon, kailangan nila mag-upgrade para hindi mapag-iwanan. At yun nga po ang kanilang ginawa. Sapagkat makalipas lamang po ang ilang buwan, ay upgraded na rin ang GPX Drone 150. Wow! At yan nga po ang pag-uusapan natin sa video ito. So inilabas nga po ang version 1 ng GPX Drone 150 noong November 2020. At itong July 26 nga lang po, inilabas naman nila ang version 2 ng GPX Drone 150 na mula sa pagiging 2 valves ay 4 valves na rin. Wow! So narito nga po ang specs ng GPX Drone 150 2022 edition. So ito nga po ay mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Fuel injected at syempre naka-liquid cooled. Ang kanyang compression ratio 11:1. Kaso lang, wala pa po silang data about sa power ng bagong GPX Drone 150. Pero syempre, i-assume na rin natin na mas tumaas na rin ito kesa dun sa unang inilabas. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 7.5 liters fuel tank capacity. Ang kanyang underseat compartment, kasya ang full face na helmet. Ang kanyang seat height, 780mm. At 107mm naman ang kanyang ground clearance. Ang sukat naman ng kanyang gulong, 100x90x14 sa harap, 110x80x40 naman sa likuran. At pares po itong naka-tubeless. At pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap, disc brake sa likuran, at pares po itong
walang ABS. Yes po, wala pa po siyang ABS or anti-lock braking system. Pero panigurado in the future, magkakaroon din naman yan. Si GPX pa ba? At meron na din po itong USB charging port. So pwedeng-pwede ka na mag-charge ng cellphone kahit saan ka magpunta. At ang motor nga po na ito ay merong kabuuang bigat na 140 kilograms. At ang bagong GPX Drone 150 nga po ay merong tatlong variants. At ito nga po yung standard na meron lamang normal key system. At ito po ay available lamang sa isang kulay. Yan po ay ang jet black na may presyong 68,900 Thai baht. Na kung i-convert naman po natin sa Philippine peso, ito po ay papatak ng 105,000 pesos. At kung atin nga pong iisipin, mas mura ito kung ikukumpara natin sa standard ng Aerox at ng NMAX. At yung sumunod na variant naman is yung naka-smart keyless system. At ito po ay available sa tatlong kulay, Urban White, Vibe Orange at Energetic Red, na may presyong 72,800 Thai baht. Na kung i-convert naman po natin sa Philippine peso, ito po ay papatak ng 111,000 pesos. At ang pangatlong variant naman ay ang kanilang keyless special na may special color na midnight blue or chameleon blue na nagkakahalaga ng 73,800 Thai baht. Na kung i-convert naman po natin sa Philippine peso, ito po ay papatak ng 112,000 pesos. So sa ngayon nga po, kahit upgraded na siya, eh mas lamang pa rin talaga sa specs yung tatlong katunggali niya. Pero syempre, hindi rin naman magtatapos ang karera ni GPX Drone 150 nang ganun-ganun na lang. Panigurado, mag-upgrade pa talaga yan. Kung ano man yung mga features na ilalagay pa niya in the future, yun po ang ating aabangan. At para naman doon sa mga magtatanong na kung may chance pa na ilabas ang motor na ito sa Pilipinas, ang sagot po doon, malaki. Malaki ang chance ang dalhin, malaki rin ang chance ang hindi. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan! Ganito kasi yan mga Brad. Malaki talaga ang tsansa na hindi yan dalhin dito ni GPX. Pero malaki din naman ang tsansa na dalhin yan dito ni SYM. Because? Dahil meron nga din pong version sa SYM sa motor na ito na pinangalanan nilang JetX125 at JetX150. At yun po ay ating aabangan. At oras na para sa ating Red Horse check. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse lang. Pero ayos na rin, may likur ban din kasi. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So, shoutout nga pala kay Jumar Dulay. Shoutout kay Rod Badillo. Shoutout kay Joel Sabihon. Shoutout kay Wendell Kalingasyon. Shoutout kay Joseph Bacalso. Shoutout kay Vincent Borja de la Peña. Shoutout kay Edward at Andrian. Shoutout kay Sunny Valesta at sa kanyang asawa na si Grace Valesta at lalong-lalong na sa Valesta family. Shoutout kay Rex Belisario. Shoutout kay Ference Troy Tortogo. Shoutout kay Vincent Tan. Shoutout kay Kuya Marknet. Shoutout kay John Kid Tabas-Tabas. Shoutout kay Ruel Tapic. Shoutout kay Camilo Atilio. At pati na rin sa kanyang misis na si Jaina Buitrago. Shoutout kay Karider Assorted Vlog. Shoutout kay Ian Ed Poras. Shoutout kay DJ Carl's Power Speed. Shoutout kay Jonathan Ramones at pati na rin sa Ramones Family. Shoutout kay Don Calulo Motovlog. Shoutout kay Yako Managbanag. Shoutout kay Dodos for Life. Shoutout kay Marco Nalin. Shoutout kay Ace May Gaming. Shoutout kay Benji Sinabre. Shoutout kay Alpha Omega at pati na rin sa kanyang pinakamamahal at magandang asawa na si Hanelin Mondihar at sa kanilang anak na si Leonari Jain. Shoutout kay Uchi Vlogs. Shoutout kay Mark Anthony Bilaneso. Shoutout kay ZMotoVlog. Shoutout kay JMotoride at pati na rin sa Olidiana Family at Kalosor Family. Shoutout kay Romel Kabatingan.
Shoutout kay Jay Diaz at pati na rin kay Royce. Shoutout kay John Ketz Gaila. Shoutout kay Check Moto Vlogs. Shoutout kay Sam Lolo. Shoutout kay Kamotor. Shoutout kay Kura Mark. Shoutout kay Charmaine Dario. Shoutout kay Tia Smith Halfway. Shoutout kay Christian Anton Nahine. Shoutout kay The Angler. Shoutout kay Rebel Bantahinay. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, okay, bye.